ano ba? Ingredients o timpla. Nandun ka na naman. Tamang. Ano yung Tagalog ng ingredients? Sangkap! Tama, Filipino broadcast nga pala tayo. Yeah, and we all know na secured na SRG, di ba? Most probably, secured na nga SRG. Pero of course, with this win, will set themselves up perfectly para sa knockout stages. And Brigida, balikan natin yung Hilda pick na sinasabi mo. Itong si Yams, alam naman natin na pag may assassin yung kalaban, magandang counterpick talaga yung isang Hilda na hindi talaga niya tatantanan. Oo. Pero with the recent addition kasi of the Sky Piercer, baka nga hindi lang manggulo eh. Baka mismo pamatay. Baka gawin niya nga yun eh. Yun yung nakikita nating alternative sa mga gumagapit ng execute ngayon. Pero parang si Yams pa yung unang mahanap dito. Nila Kenji. Nice. Pero maganda ang nakikita nating sagot and respo mula kay Stormy dun ha. Hindi niya agad hinayaan ang kanyang kasama sa mid lane. Nice save yun ha. Buti na lang Stormy nandoon to the rescue. Kaya naman SRG, medyo mapapaisip din naman talaga si Yams kung hanggang saan yung capabilities niya manggulo. Kasi again, you mentioned na pinalakas din naman ng Hayabi, especially yung kanyang mga shuriken. Medyo mas pamabal na siya ngayon at ang ganda ng knock-up nila doon kay Sekis. Instead na si Kenji yung magugulo dapat, si Sekis pa yung unang napatay. Speaking of spamable, may nakita tayong isa na namang kumbaga pagkikita ng dalawang kupunan kahit na isang minuto pa lang tayong pumapasok dito sa laban and ganun kataas yung threat na meron talaga rito ang isang Hayabusa. Pat tignan mo, hindi talaga sila natatapos. Hanap lang sila ng hanap ng mga pick-offs. Ogi Shadow Kill, ikinumit na din. Ito na yung sinasabi nating pag wala ng pressure nararamdaman ng isang kupunan. Diyan mo kasi mas makikita yung ano nila, yung tunay na lakas nila, yung comfortability nila. At ayan na naman yung combo na gusto nila gawin ngayon. Buti na lamang level 4 na si Goodnight. Habulin niya with the Wings by Wings. Tinatry mag-heal dito. Pero pinaikot nila dahil si Zekis dumating din naman. Goodnight gonna fall down. Goodnight na nga talaga. Pero si Yams din naman ay tutumba. Team Falcons, really aggressive start compared to the last 3 games na nakita natin sila. Kinakailangan eh. Itong lineup nila ay sobrang mapapaganda at kumbagay, manenegate yung intentions ng Selangor Red Giants, most especially if sila yung mas nakauna rito ng magandang rotation. Pero penalty zone, ikinubit na Rodney Ding. At yung Ogi Shadow Kill, may iwasan kaya rito ng Selangor Red Giants dahil mukhang napakalow na nilang lahat. At si Sekis pa ang nakakuha nung turtle! Lost the kill on to Kenji. So that was a good team effort, pero naapangan ni Super yung diversion play ni Stormy. So kahit pa paano, may trade pa rin na nakuha ng Team Falcons. 2 kills to 1. Pero again, Sekis ang makakuha ng pangilang turtle yan? Pangalawa. Pangalawa pala. Napaka ma-action ng ating nakikita ang early game para dito sa ating laban compared to the first game na napanood natin. At kung babalikan natin dito sa ating STC replay, sobrang naging ano lang, parang fluid lang yung entrance doon ni Sekis sabay retry nung objective. Ito na naman ang engage na nagmula sa Selangor Red Giants. Kasi yung pagbabalik at pagsagot ni Kenji, andun na naman siya with the Ogi Shadow Kill. Pero mabubuhay naman ang ibang mga miyembro ng Selangor Red Giants at mababawi ang diversion. Diversion din doon sa likod at inabutan siya ni Stormy. Non-stop MLBB action ang pinapakita ng dalawang kupunan. Team Falcons really wanting to make the home crowd happy, wanting to end their journey with a bang with getting a win against SRG. And SRG din naman really wanting to secure their place at the knockout stages. Hindi talaga natatapos ang laban. Wala pang 4 minutes. 4-6 na ang ating scoreboard. Napaka-rare ng ayan pa! Kataas na kill score in less than 5 minutes of gameplay. At na yun na nga ay may nakita na naman silang kill onto the jungler na kanina pa nangungulit. Tapos ngayon si Sekis, si Goodnight na naman ang gustong puntiryahin. Pero mabibitin yata yung Fracture. Idadive niya pa rin under the turret. Pero buhay pa din si Goodnight. At maging yung Primal Wrath engage doon ni Super ay naiwasan na din niya. Pero yung mga non-stop duality mula dito kay Stormy ay napakalaking bagay din ha. Ay, 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 ay. Lang, speaking of, speaking of. Now you see me, now you don't. Part 7 na kasi sabi ni Manjin. Nag part 3, 4, 5 na kami. Ayun na naman yung counter kill. Doon ng Team Falcons getting a kill onto Stormy. Looking at the STC replay, nakulat si Kenji. Sabi ni Kenji, napakaganda ng position ko. Kinukuha ko lang yung purple buff ko. I'm in peace. Tapos bigla akong may dalawang katabi. Gulat na gulat si Kenji, pero good counterplay din naman for Goodnight. Nakuha sila ng kill onto Stormy, so kahit pa paano may bawi pa rin talaga Team Falcons. At saka kita mo na yun eh.
kung nandun ka sa loob ng brush, meron pang ano, no? Maliit na smile. Napangiti si Goodnight. Sabi siguro ni Goodnight kay Kenji. Gulat ka, no? At gugulat tayo ngayon. Kinasa na nga yung feathered airstrike. Sekis, nag-focus muna dun sa turtle. Makuha ng SRG and turtle nila, pero this time wala silang casualties. Walang bawi yung Team Falcons, pero the diversion play... Hindi. Wala. Dito tayo, nagtatansyahan na eh. By the way, good night ha, 513, na-zoom in natin ang kanyang KTA. So still, isa siya sa mga kinakailangang hanapan dito ng sagot or shutdown, if not, na silang Red Giants. Pero may maaga siyang Bloodwings na nakuha, kaso ang sakit din ng damage ni Sekis kahit anong sabihin natin. Yun o. Aabot ba ron? Yung hindi, pero ang sagot na Earth Shatter. At nandun na yung Power of Wilderness, kinailangan mag-ugi shadow kill ni Kenji rito. Pero hanggang saan siya dadalhin? Makakatakas pa naman siya with a quad shadow, pero may trade pala na ginawa ang Selangor Red Giant sa bottom lane. Bumagsak na ang Tori doon sa bottom lane. And another diversion play for Stormy. Aabang talaga, pag-aabangan nila dito si Lark. Trying to get another pick-off. Kasama din naman dito si Innocent. Pero kasi si Super, alam mo, para sa akin, sobrang activated ni Super this game eh. Mas comfortable siya getting the setups na kinakailangan niya. And also at the same time, providing vision. Ayan na kayong onward shatter combination. Good night, hindi pa naman kinakasa yung feathered airstrike. Pero naka-counterplay pa nga doon si Gram. Sinusulit yung kanyang last life doon. Penalty zone, dito tama. Yams, tatamaan ng feathered airstrike. He's gonna fall down. The counter-engage once again from Team Falcons. Medyo soaring high sila ngayon ha. Dahil nakakuha pa sila ng isa. Stormy is gonna fall down. Babanggit mo lang rito kay Super, nakahanap siya ng isang magandang setup on to Kram. Na again, ay compared to previous Ruby XP laners na nakikita natin, nag-focus din siya sa pag-pick up muna nung kanyang War Axe. So meron siyang, kumbaga, aasahan na damage mula rin dito sa Ruby niya. Pero at the same time, ay doon nga slightly na-compromise yung kanyang, sabihin na natin, kahunatan. Kaya naman hindi na rin naging masyadong hesitant ang Team Falcons na talagang i-commit na lang din doon yung kill on to Kram, knowing na hindi rin or meron din silang, kumbaga, ideya sa kung nasan yung ibang mga members ng Selangor Red Giants at the time. Pero papaano na lang ito babawiin ng Selangor Red Giants kasi maganda yung diversion nila sa bottom lane. Kaso si Yums ay mahahanap. Sasapat pa yung damage pero there's strike and doon at mukhang sasapat na nga. Wala na siyang lalapitan na brush. Pero sino makakuha na itong turtle objective natin? Ay, dahil conceal! Conceal ngayon ha, pwede pumasok pero si Sekis makakakuha. Penalty zone, tatamaan siya ngayon. Wala pa naman namamatay dito sa Team Falcons. The counter go from Kram. I'm offended play, ginamit na nga din. Pero parang pinapaikot ang Team Falcons once again. He's gonna fall down. Nakuha ng SRG ang Turtle. Pero Team Falcons wants to go for the kill. Wiggy Shadow kill kay Sekis. Tutuloy ba niya? Tatakas lang naman sila. Pero Team Falcons continuously finds those kinds of exchanges. Ayaw nilang bigyan ng momentum yung SRG. Tuwing nakakuha ng objective ang SRG, whether the Turtle, whether Tower takedowns, parating gusto ng Team Falcons, may sagot sila. Kaya tayo hindi nahuubusan ng action eh. Itong kills na nakikita natin ngayon, mahigit doble na siya nung kills na nakita natin nung game 1. Tama! And kanina, sa isang team lang nagmula lahat ng yon. So ito talaga, nakakabawi at nakahanap ng kumbaga groove yung Team Falcons sa kung paano na nila ilalaban. And actually, even sasagutin yung composition na meron ng Selangor Red Giants. Kasi at first parang iisipin mo, ang ganda na agad nung Louie Roger pick-up na meron sila. Tapos to think na meron silang direct answer doon sa Assassin Jungle na hawak dito ng Team Falcons. Pero mukhang ngayon ay nagkakasubukan na sa kung paano nila mas pagaganain itong lineup nila. Pero grabe ang pagka-mirror na nangyayari dito sa ating laban. Hindi nga nila alam kung nasan si Kenji though. At even Kenji mukhang hindi niya alam at wala silang impormasyon. So kinakailangan mag-ingat dito ng jungler ng Team Falcons. Oy, teka lang ah. Okay, naging patient dito ang Team Falcons. Wiggy Shadow kill Keraman. All in na nga sila doon! Isang paikot nga lang ni Kram. Hindi na nakaalis si Kenji. Ito na yung sinasabi ah. May diversion play pa. Okay, alam nila na mayroong natitira doon sa baba. Kinakailangan lang talaga nila hanapin. Nahanap na nga na yun ni Ooms. What a 5-man rotation. Pinapaikot talaga nila ang mundo ng Team Falcons. Napilit na mag-penalty zone pero hindi masusustain ang damage. Ginamit na nga ni Super ng kanyang Primal Wrath. Nakikipag-1v1. Micro-1 na lang to! Super! With a super kill on to Sekis. Pero Stormy, babawiin naman niya ang jungler niya. Pinatay na mismo. Etong si Super. Balikan natin dito sa ating STC replay. Napakalaking bagay na nagpakita dun si, or at least nagkaroon ng ideya ang Team Falcons kung nasan si Sekis. Nandoon siya na sa bandang purple buff nung Team Falcons. Hindi tinuloy ni Ding yung kanyang recall.
Pero unknowingly, napakarami ng players ang nandun at ready mag-engage and mag-take out doon sa kanya. At naging unfortunate yun for Team Falcons. Pero syempre, maganda ang naging trade din considering na yung jungler dito ng Selangore Giants ang nawala. But even without the jungler, tignan mo naman, nakuha na ng Selangore Giants ang Lord. Kahit nakare-respawn lang dito ni Sekis, okay lang yun sa kanila. Walang nakalapit whatsoever mula sa side ng Team Falcons. Si Yams kasi handang mamatay para sa objective eh. Kaya kahit wala pa si Sekis doon, binaburst down na nila kaagad yung Lord. Alam nila na si Yams, sige, tiwala kami sa'yo. Hanapin mo lang kung nasan si Kenji. Hindi na namin papansinin yun ha. Kahit Sekis, di na ako re-retry, okay lang. Makukuha natin yung Lord. And at the same time, ang ganda din kasi ng kit nila ngayon, specifically kay Stormy. Kung mapapansin natin, maraming mga cross-map plays na nagaganap. Pero it's always SRG na nauuna kasi kaya nila kaagad rumespo sa kabilang lane if ever na sumusobra na yung Team Falcons eh. Kung isipin mo, ang taas na mobility ng Team Falcons compared to Selangore Giants eh, no? Pero meron kasi silang isang bagsakan din. Ayun na naman, no? Na mas mabilis ang respo nila na magkakasama na yung magagawa. So now, with the Lord in their hands, ay mukhang susulitin na naman nila ito. Talagang sasagarin na tuubusin lahat ng outer turrets na meron ang Team Falcons. And now, they're left to defend. Kinakailangan nilang ingatan yung mga counter-engage na meron sila. Feathered Airstrike na riyan na at si Kram ay pumasok pero mukhang nababurst down siya ng Team Falcons. So siya ang magiging kapalit at trade at madedepensahan ng Team Falcons yung kanilang mga tore. Ganda ng counterplay doon ni Super. Yun din naman kasi yung threat or temptation pag isa kang Ruby. Yung gusto mo talaga lumapit as much as possible. Oo, pero yung mga moments kasi na lumalapit siya, hinahanda kasi ni Super yung onward niya. Handang-handa parati kasi kay Kram for a counter set. Kaya nakita natin doon, kahit ang ganda rin sana ng pwesto ni Kram, isang I'm offended play lang, kayang-kaya na niya mahuli doon si Goodnight. Oo. Nandun parati si Super eh. Napakaraming sagot actually kay Kram. No? Pati yung Curse of the Crow dito ni Goodnight, basta masakto niya lang at basta nang kahit mabilisan lang etong si Kram. Lalo pa ngayon na ang dami nga nilang nabanggit mong pwedeng i-layer na crowd control and of course magiging source of damage para rito, especially kay Kenji na kung titignan natin ay nahanapan nga lang ng bawi at sagot ng Selangore Giants dahil currently sitting on a 254 KDA siya at hindi yun maganda para sa kanyang Sky Piercer. Oo. First item. First item pa naman yung kanyang Sky Piercer, so matik. Ilan na yun? So 30, 60, 150% na yung nabawi sa stock. Mahigit pa sa mahigit. Marami na. So yun yung kailangang fact na kinakailangan talagang harapin ng Team Falcons. But at the same time, si Lark kasi hindi pa rin naman nasa-shutdown. 0-0-8, so reliable pa naman yung damage na makukuha sa kanya. And Goodnight ngayon, kaka-pick up lang din naman ng Divine Glaive. So in terms of damage, hindi rin naman magkukulang yung Team Falcons. But it's all gonna boil down kasi talaga sa setups. Yeah. Paunahan si Kram, si Goodnight, si Ding, tsaka na rin si... Sino pa ba pwede? Si Kram talaga kasi main crowd control lang talaga ng SRG. Unless yung dispersion rotation ni Stormy. Oo, ay kumonekta para rito sa Team Falcons. Pero other than that, mukhang engage. Sinimula na nga rito ni Ding. Makakauna nga ba ang Team Falcons kasi OG Shadow kill equipment na. Pero napaghiwa-hiwalay kasi yung damage. At ang ganda ng hugot! Pinunod si Super! Tapos siya pa yung nakuha ng Selangore Giants! Pareho silang nag-flicker doon! Parang nag-cancel out, pero bago pa mapuntahan ni Super yung kanyang destination, na-burst down na siya kagad ng SRG. Oh. And that was a good pick-off dial. That's an opening kagad for SRG to get an uncontested Lord. Pangalawa na ito sa kanilang pangalan. Nararamdaman mo yung chemistry na rin in a sense nung dalawang side laners ng Selangore Giants, eh, no? Mababalikan natin ever since pa lang. Pero teka, ginulat na naman tayo rito dahil minurse down si Ding! At yung Fracture ay nakaabang na rin, kaya naman hindi na siya mabubuhay. Ang ganda ng angulo nung Feathered Airstrike ni Goodnight, pero mabilis ang out kasi mula sa Selangore Giants yung nangyari. Ako po, 4 days in the group stages, kung ika-count mo pa yung wildcard, ilang araw yun? 3, 4? Basta marami na tayong marami araw dito. Alam natin yung epekto ng Louie, hindi talaga pwede yan ma-open. Matic pickup kasi yan, katulad ng pa-pickup dito ni Kram kay Super. Primal Rat, kinasa na nga para makatakas. Pero like and bounce from Innocent will finish him down as the top lane. Butas na nga rin for Team Falcons. Transitioning dito sa mid lane. Kinakailangan na malupitang depensa sa Team Falcons. Ding buhay draman with the penalty zone, pati na rin Flicker. Kinasa na nga niya para madali yung mga minions. Pero ang ganda ng pag-guard ng stun doon ni Goodnight. Nag-tower lock na nga yung SRG. Nandiyan pa rin naman yung Lord. Pero unti-unti silang pinapatumba ng Team Falcons. Stormy nandoon, nag-Flicker in. Tutumba din naman siya ngayon at na-clear pa
pa nga nila yung Lord, ilang hits na lang, buhay pa rin ang Falcons! Alam na lang mag-isa, pero mukhang mababawian niya pa yata si Goodnight. Why? At nabuhay na rin siya kontra kay Kenji dahil nga naman ang taas ng sustain na hawak-hawak niya. Kinakailangan mag-ingat ngayon ni Lark at ni Super dahil silang dalawa na lang ang natitira. And ito na muna ang senyales na mag-ingat ang Selangor Red Giants. Hindi pa tapos ang ating laban. A heartbreak kid pala to si Kram eh. Yung moment na alam mo, ang ganda na! Ang ganda na! Ang ganda na ng defensa! Tingnan mo naman kasi, War Axe, tapos naka-Queen Swings. Diba? Oo! Oh. Baka taas nung nakita nating balik buhay din para dito sa Ruby at balikan natin sa STC replay kung paano ito na-depensahan ng Team Falcons. Sobrang close call na noon. I mean, nakita mo na yung ibang players dito ng Selangor Red Giants na talagang pumaikot na dun sa base eh. Kasi kinailangan na nila mag-alat ng ito, didistansya ko, ilalayo ko, hindi ko palalapitin, padedepensahin yung iba. Pero umabot na rin sa punto na mataas-taas na rin yung damage na hawak-hawak dito ng ibang players ng Team Falcons. Kaya naman, kailangan mo na rin yung respetuhin. Lalo pat kung titignan mo, ni isang beses hindi pa nga nila nabibigyan yung gold laner ng Team Falcons. Hindi pa nga talaga. Very safe maglaro itong si Lark. Knows his role, knows na siya talaga yung magiging win condition ng Team Falcons ngayon. Especially since si Kenji, medyo nahihirapan in the shot yung damage na kinakailangan niya. In terms of mobility naman kasi, hirap din naman sila huliin si Kenji. Pero ang problema kasi, tuwing nag-uwigi siya, dokil siya sama-sama yung buong barangay ng SRG. So parang halos wala na rin. But in 3 seconds, this might be the last Lord na kinakailangan ng SRG to end things. And gusto ko lang din naman i-point out na pag nandun ka pala sa backstage, no, kailangan nag-iingat ka din kasi anytime pwedeng pinapakita pala kayo sa replay eh, Kenji. Oh. Ngayon, sinisilip. 8,000 HP for this Lord. May diversion play na ginagawa si Stormy para lang masecure nila yung SI, yung Lord na ngayon, si Kram. Nagko-commit na nga doon. Wiggy Shadow Kill na gamit na, pero parang aabangan nila kung saan nga tatakas doon si Kenji. Ang ganda ng flicker in! Tapos doon, I'm the Don't Run Wolf King play from Kram. Once again, yung immortality niya magpo-pop. Masosustain pa rin talaga niya yung damage. The feathered airstrike is there, pero natin, hindi tinamaan! Hindi tinamaan si Kram! Paanong nasayawan? At kumbaga, sobrang isang pixel na lang yata. Diyan na lang! Isang tuldok. Kung meron pang bagay na mas maliit sa tuldok, yun na lang yata yung kinakailangan para umabot. Pero diversion, may ginagawa na naman si Kram. May magagaling sa gilid! Kami, na naman siya! I'm offended play. Hinihuli talaga na ngayon si Lark. Lord marching in the middle lane and SRG undefeated secures their spot at the knockouts. Patulog ay hindi gumana sa ultimate panggulat. Bakit? Kasi ang capsule na tinatawag nating Super Good Night ay walang talab to the man named Kram. SRG sweeping Team Falcons. Parang ito na sa akin, ito yung pinaka malapit na naging laban para dito sa ating serye. I gotta say, for Team Falcons, andun eh. Sa mga hindi nakakaalam, everyone was like literally shouting during that series dito sa studio kasi akala namin tapos na pero hindi pa pala. Pero doon natin may kita yung hope para dito sa ating men team. Nakita mo na talaga kahit na yung draft ng Team Falcons with that